Kung basic na lang sa inyo ang pag-ahang sa Marcos Twin Mansion at baliwala na sa inyo ang 10 to 11% na gradient 700 meters climb, alam nyo ba na mayroon pang isang mansion na pwede nyong mapasyalan? Dito ay mas epic ang view, yang kitang-kita nyo ang golf course at mas matarik at mas challenging dahil 27.3% ang maximum gradient. Dito, sigurado akong mag-enjoy kayo. Mga bikers, kung hindi pa nga po pala kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag na po kayong maya kasi ang pag-subscribe ay nakapogi, nakaganda, nakakalakas at nakakabata. Kaya ano pang hinihintay mo? Click that subscribe button now! Magpapachange oil sana ako ng aking motorsiklo dahil sa nangyaring iskandalo, hindi na ako magpapachange oil kasi baka mapariwarahan ang buhay, hindi pa ako sumisikat. Malaos na agad ako kaya mula sa aking bahay sa New York ba? Ay lumipad ako hanggang sa Calamba City. Kaya naisipan ko na lang mag-bike. So, para pupuntahan ko ang lugar na to, kailangan kong pumunta sa Barangay Makuli at sa may malapit sa Yakult Manufacturing Plant. Doon ay tatawid ka sa kalsada sa kabila ng planta upang mapuntahan mo kalsadang papunta ng Putinlupa. Malalampasan mo rin ang tulay sa ibabaw ng Star Tollway or sa ibabaw ng Star Expressway. At pag nadaanan mo na yung arko ng Putinlupa, malapit ka na. At dito magsisimula ang banayad na ride paakyat ng Putinlupa. Buti na lang dito may nakasabay akong isang siklista rin kaya medyo hindi naging bulong pa yung aking papunta yung trail sa Putinlupa. Dito? Putinlupa? Nagpapapasok ba doon sa Putinlupa? Buti nagpapapasok, no? Ah, dito ka lagi nagbabike? Dito lang. Ikot ka Santo Tomas? Ay, di na ko. Minsan. Ah. Nag-asan ka lang? Dito lang. Ah. Ah, babalik ka na rin? Oo, ikot ka po. Ah. Lalakas ka nyan, ahon eh. Lalakas ka nyan. Andi, ahon pala to. Pa rin ang ahon hanggang sa parting ito. Kapag nakita mo na yung gate sa kaliwa na kulay green at may napangalan na AGLC, ibig sabihin malapit ka na sa Putinlupa. Siya nga pala, ang Laurel Mansion ay nasa ibabaw ng bundok na tinatawag na Mount La Mesa. Ito ay nasa paanan ng Mount Makili, kaya ang lugar na to ay malamig. Oo nga eh. Diretso ako dito. Yung ano ni ano? Number station. Yan, ano mo yan? Ah, ito yung kay Laurel. Oo. Mahaba ba to? Ah, sige. Hindi ka kakayat? Sawa ka na rito? Sige, salamat! Woo! Kuya, good morning! Yun! Paakyat na po tayo sa bahay ni Laurel. Laurel Mansion. Tawag nila dito ay White House. Ang Laurel Mansion ay tinatawag din na White House Mansion. At doon sa aking pinasukan sa may istasyon ng pulis, doon nagsisimula ang banayad na ahon. Pero habang umaakyat ka, mararamdaman mo ang kalsadang ito ay patarik ng patarik. Dahil ang maximum gradient ng section na to ay 25%. Kaya naman, kung hindi ka insayado o hindi ka mamaw, talaga namang may hirapang dito, gagapang ka. At talagang kakapusin ka, kagaya ng mangyayari sa akin. Itirig ako dito, stop ako kasi kinakapos na ako ng hangin. Kaya pa na binti pero yung aking lang medyo kailangan na magpahinga. Pahinga muna. Pagkatapos kong magpahinga, isimulan ko na naman ang pagpadya at pagpapahirap sa aking sarili.
Ang magugustuhan mo sa lugar na to, napakaganda ng tanawin, napakaraming puno sa kaliwat kan, talagang napakalamig. Kaya kahit na medyo tanghalian ka magsimula umakyat sa lugar na to, mag-i-enjoy ka kasi talaga namang yan mo, kitang-kita mo, mapuno kaliwat kanan, mayroon shade at natural na mahangin dito, kaya okay na okay pa rin kahit na medyo naghihirap ka at gumagapang sa pag-akyat dito. Mag-i-enjoy ka pa rin kasi naririnig mo yung punin ng ibon, yung mga crickets, tsaka may ilang kaluskus din, pero hindi naman yun mamabangis na hayop. Siguro maliliit lang ng mga hayop na nakatago diyan sa kaliwat kanan. Sakit na! Yun oh, lakas oh! Walang tukod! Oo! Lakas mo kuya, walang tukod ah! Lagi ba ito pinupuntahan? Kaya pala eh! Dahil sa na-inspire ako sa lakas ni kuya, pipilitin kong malampasan siya. Kaya ang gagamitin kong technique ngayon sa pag-akyat ay ang tinatawag nila na mashing o pagiging masher. Ito ay yung pag-pedal na nakatayo. Kaya yan, titimulan ko ng habulin si kuya. Yan, pipedalin ko na nakatayo at kakatawin ko. Pipilitin ko siyang maabutan. Ayan na. Ayan na. Nag-gain na ako ng distance. Malapit ko na si kuya ang abutan. Pipilitin ko siyang matalo kasi ang lakas niya eh. Siyempre, gusto natin. Matalo natin siya. Yan, kita mo. Nag-i-enjoy ako pagiging masher ng time na to. Kasi parang napakadali kasi ginagamit ko yung bigat ng aking katawan upang makapagpedal ako na hindi masyado napapagod. Kaya lang, nang tinanong ko si kuya, kung malayo pa ang aking kailangan padyakin, bigla ako nang ina. Ayan, bigla ako bumaba. Kaya habang nagpapahinga ako, nagtutulak naman ako paakyat dahil talagang hiningil ako ng todo. Pero si kuya, ayun pa rin, oh, waiting lang siya. Money. At ito namang dalawang ito, nambubudol pa. Isang liko na lang daw, pero ang totoo niyan, dalawa hanggang tatlong liko pa yan ang itataas. Ang maganda lang dito, sa section na to, ito yung part na pwede nga magpahinga kasi sobrang gradual ng part na to. Kitang-kita ninyo na masyado lang siyang parang patag lang siya kaya hindi ka masyadong mapapagod, makapagpahinga ka rin. So makakaipon ka ng kunting lakas bago ka mabulaga dito sa panibagong ahon na to. Yan, yung nakita nyo, mayroon na agad unang liko. At ang pangalawang liko na yan, dyan magsisimula ang aking panibagong kalbaryo kasi yan, tuloy na natin ang pag-hero. Dyan nagsisimula yung 27% na maximum gradient. So dito, kayang-kaya pa. Pacing lang. So kaya mo siyang i-mashing lang. Actually, pwede mo nga siyang spinning lang eh. Yan, oh. Dito na sa pangalawang liko. Yan, umikot pa ako kasi medyo alanganin yung likuron. Ayan, simula na. Kung makikita nyo, umuuga pa yung aking handlebar kasi talaga medyo matarik na siya. Ayan, simula na yung ayan, 18% na nga sa section na to eh. Tapos pagdating dito sa may 40 dito sa taas na to, diyan na magsisimula, aabot ka na diyan ng 27% na maximum gradient. Ang mangyayari dito, tutukod na naman ako kaya talagang ewan ko ba kung bakit ang mga siklista, may mga mountain biker o kahit mga road biker, gusto nilang masyal pero gusto rin lang nahihirapan kasi yun yung challenge na pagiging siklista. Pero dito talagang wala, tutukod talaga ako rito. Kasi hindi ko nakakayanin yung hirap ng 27% na maximum gradient. At yun na nga po, kunting trivia lang tayo. Habang ako ay nagpapahinga at nagsha-shoutout sa akin mga kaibigan at gusto magpa-shoutout, ewan ko lang po kung napapansin ninyo na yung mga bahay o mga mansion na pinapagawa ng mga dating presidente, kasi kagaya ng Marcos Queen Mansion, mataas ang kanyang elevation. Kasi isa siyang dating militar, so malamang gusto niya yung kanyang vantage point. At itong ating pupuntahan na to ay pagmamay-ari naman ng dating vice president at naging president na si dating presidenteng Laurel. Kasi siya ay presidente nung panahon ng Hapon, so siguro isa sa dahilan nito ay gusto niyang yung bahay niya ay nasa mataas ang vantage point para kitang-kita niya kung mayroong parating ng mga bagong kaaway o parating ng mga kaaway sa lugar na kanyang tinitirhan. So, kaya bakit papapansin nyo napakatarik ng kanilang mga bahay, pero itong kanilang ginawang bahay na to, mag-i-enjoy ka naman kasi maganda yung view. Pero dito makikita nyo yung view ng Mount Makiling sa kanan
Napakaganda. Wow. Yan, ang ganda. No? Wow, ang ganda. At kapag umabot ka na sa part na to, na nakikita mo na sa kanan mo, yung Mount Makiling, ibig sabihin yan, punting kembot na lang. At nandun ka na sa pagkakit ng aakitin mong uphill dito sa Laurel Mansion. At talaga naman makikita mo, kaliwat kanan, ang daming puno. Kaya mag-i-enjoy ka kasi hindi ka masyadong maiinitan at mahangin din dito. Kaya pagdating mo na sa taas, tanggal talaga yung pagod dahil sa napaka-epic na view at napakasarap na hangin. Makakapagpahinga ka ng maayos, mag-i-enjoy ka na rin. Kaya sabi ko sa inyo, mag-i-enjoy kayo dito. Kaya puntahan nyo na itong Laurel Mansion. Wow, ang ganda. Oh. Out sa mga taga Mount Clear Bikers. Dito kami, may bago akong kakilala. Missis mo kuya, anak? Shout out kay Mami, tsaka sa anak ko. Ay, nandito ako sa Putinlupa, sa taas. Yan, ang ganda ng mga, ang laki ng mga puno. Tapos, ayan, yung natural na mahangin. Kita niyo yung ano, yan. Yung maggalaw ng mga puno. At ang dami mga puno ng Nara. Napakaganda. Tapos, pwede daw dito, isa pa, pwede daw ditong mag-picnic. So, kung nag-iisip kayo ng lugar na pwedeng pasyalan, na hindi masyadong matao, isa to sa pwede niyong puntahan. Ang Laurel House. President Laurel House, or White House, or President Laurel Mansion, White House. At kung isa ka rin siklista, naghahanap ka ng magandang pasyalan, pero may challenge din at mga akyatan, isa ito sa magandang lugar na iyong pwedeng pasyalan. Kaya, ano pang inintay mo? Pasyalan mo na to. Morning. Morning, sir. Ayos sa rin yung merienda nyo, ah. Okay, syempre, kailangan may bawon. You come prepared. Oo. Ayos, sir, ah. Baka gusto mo, sir. Sige po, sige po, may bawon din. Sige ka lang. Wala naman eh. Para naman mga ako natin. Sige, sir. Ayan na, pababa na po tayo kasi hahanapin naman natin yung trails. Woohoo! Woo! Sarap! Bike, bike! Smile ka pre, nakabit ka ba?